This Tagalog lesson is about the phrase para kay, which is used to indicate that something is intended for a specific person. The word para is equivalent to saying for in English, and kay is a preposition that indicates possession or association with a specific person. Para kay is always followed by a singular proper noun to show who is the recipient of an object or action. Para kay. Para kay Tim ang panghimagas na to. This dessert is for Tim. Para kay Tim ang panghimagas na to. This dessert is for Tim. Para kay Charmaine ang imbitasyong to. This invitation is for Charmaine. Para kay Charmaine ang imbitasyong to. This invitation is for Charmaine. Magluluto ako ng kaldereta para kay Tito Jerry. I'll cook caldereta for Uncle Jerry. Magluluto ako ng kaldereta para kay Tito Jerry. I'll cook caldereta for Uncle Jerry. May sorpresa kami para kay Tatay. We have a surprise for Dad. May sorpresa kami para kay Tatay. We have a surprise for Dad. Binili ko ang sombrerong ito para kay Mark. I bought this cap for Mark. Binili ko ang sombrerong ito para kay Mark. I bought this cap for Mark. Nag-bake ako ng cookies para kay Lola. I baked some cookies for Grandma. Nag-bake ako ng cookies para kay Lola. I baked some cookies for Grandma. Naghahanda kami ng party para kay Troy. We're preparing a party for Troy. Naghahanda kami ng party para kay Troy. We're preparing a party for Troy. Nagpaluto ako ng masarap na ulam para kay Ninong Tony. I had a tasty meal cooked for Ninong Tony. Nagpaluto ako ng masarap na ulam para kay Ninong Tony. I had a tasty meal cooked for Ninong Tony. Nag-order ako ng pizza para kay Kuya Tom. I ordered pizza for Kuya Tom. Nag-order ako ng pizza para kay Kuya Tom. I ordered pizza for Kuya Tom. Nagpabili ako ng gamot para kay Lolo. I had someone pick up medicine for Grandpa. Nagpabili ako ng gamot para kay Lolo. I had someone pick up medicine for Grandpa.
May regalo ako para kay Usman. I have a gift for Usman. May regalo ako para kay Usman. I have a gift for Usman. May ipinadalang mga bulaklak si Emmy para kay G. Emmy sent some flowers for G. May ipinadalang mga bulaklak si Emmy para kay G. Emmy sent some flowers for G. May dala akong prutas para kay Michael. I brought some fruits for Michael. May dala akong prutas para kay Michael. I brought some fruits for Michael. Naghahanap kami ng bahay para kay Tita Maribel. We're looking for a house for Aunt Maribel. Naghahanap kami ng bahay para kay Tita Maribel. We're looking for a house for Aunt Maribel. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Patrick. He left a message for Patrick. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Patrick. He left a message for Patrick. Naghanda ng almusal si Chris para kay Jason. Chris prepared breakfast for Jason. Naghanda ng almusal si Chris para kay Jason. Chris prepared breakfast for Jason. Nag-book ako ng ticket para kay Jenny. I booked a ticket for Jenny. Nag-book ako ng ticket para kay Jenny. I booked a ticket for Jenny. Nagpadala ako ng pera para kay Ate Anna. I sent money for Ate Anna. Nagpadala ako ng pera para kay Ate Anna. I sent money for Ate Anna. Nag-order ako ng cake para kay Liza. I ordered a cake for Liza. Nag-order ako ng cake para kay Liza. I ordered a cake for Liza. Nag-save ako ng upuan para kay Rocky. I saved a seat for Rocky. Nag-save ako ng upuan para kay Rocky. I saved a seat for Rocky. May ginawa akong card para kay Joel. I made a card for Joel. May ginawa akong card para kay Joel.
I made a card for Joel. Naghatid ako ng tanghalian para kay Faisal. I delivered lunch for Faisal. Naghatid ako ng tanghalian para kay Faisal. I delivered lunch for Faisal. Humingi ako ng tulong para kay Gregorio. I asked help for Gregorio. Humingi ako ng tulong para kay Gregorio. I asked help for Gregorio. May merienda sa mesa para kay Lina. There's a snack on the table for Lina. May merienda sa mesa para kay Lina. There's a snack on the table for Lina. Gumawa lang listahan si Hamad para kay Beth. Hamad made a list for Beth. Gumawa lang listahan si Hamad para kay Beth. Hamad made a list for Beth.